Hello mga beshi, good afternoon. Welcome to my vlog. Sa araw na to ay ang topic natin ay tungkol sa kung paano ma-determine kung isang lumo na Michael Kors ay isang original or fake. Ngayon, meron ako dito original na Michael Kors na watch. Meron din akong fake. Itong original, Popol ito eh. Nabili ko siya ng mga almost 6,000. Dalawa na po yun. Year 2018 ko pa nabili. Ito namang fake na to, nabili ko lang siya ng 500 pesos sa online, yung live selling. Nabili ko siya online. Ngayon, unang-una, paano ma-determine na original ang relo na nabili mo na Michael Kors? Kasi di ba marami ngayon sa mga binibenta online, yung iba nasa scam kasi in-expect nila na original. Pero yun pala, pag-deliver sa kanila, fake. So, paano ba talaga ma-determine na isang original ang Michael Kors na relo? Ito po siya, ito yung original. Unang-una, ang original na Michael Kors, of course, meron siyang meron siyang tatak na Michael Kors dito sa may gitna. Yan, kita nyo po. Michael Kors. And then, ito namang press button niya, meron ding MK. Kita ko po sa inyo. Sa original na Michael Kors na watch, may MK siya sa may press button. Nakita nyo po yan, MK. So, yung M at saka yung K, magkadikit lang. So, yan yung palatandaan, unang-una, na original yung nabili mo na relo na Michael Kors. Ito namang fake na to, tingnan nyo po ang kaibahan. Dito sa press button niya, di ba, wala siyang MK na nakasulat. Yan po. So, pag bumili kayo ng relo, dapat tingnan nyo talaga yung press button niya kung merong MK na nakasulat. Dapat po, ulitin ko, dikit lang po yung letter K doon sa M. So, ito yung fake one na Michael Kors. Ayan, fake. Wala siyang MK sa press button niya na nakasulat. While ito namang original, meron siyang MK na nakasulat. Nakadikit lang yung letter K sa letter M. Pangalawang tingnan nyo mga besh, yung sa likod ng relo. Okay, so paano ma-determine na original yung Michael Kors na relo na nabili nyo? Doon sa likod, meron siyang manufacturing date na nakasulat. So itong manufacturing date ng relo na nabili ko, 11-15-03. So yun yung manufacturing date. And then meron din siyang CE. Tapos, meron siyang naka-engrave na MK3479. So, yan po yung serial number ng relo. Doon po siya ini-engrave sa may gilid. Sa gilid ng may circle sa gitna. Then, sa baba, merong Michael Kors. So, i-compare natin doon sa fake one. Ito yung original, ito yung fake. So, sa fake, anong nakasulat? Tingnan nyo po. So, sa fake, meron ding nilagay na manufacturing date, di ba? Pero yung Michael Kors, nandun sa gitna nilagay, hindi doon sa baba. Doon sa gitna ng nabilog nilagay. So, meron din sila kunyari nilagay na serial number ng relo, MKF6J. So, pike po yan. Fake yan, hindi yan authentic na Michael Kors. Pangatlong tingnan nyo po, itong dito sa my lock, meron siyang Michael Kors na nakasulat. Dito naman sa fake, meron din siya. Ayan, meron din siya, diba? Nakasulat din, meron siya. Ngayon, ano ang kaibahan nila? So, dito sa original na Michael Kors na watch, meron siyang nakasulat dito na 258800 na number. Ito po yung number na nasa tag.
Actually, itong relo na to, matagal ko na kasi ito nabili. 2018 pa, kaya na tapon ko na yung tag nito. So, yan. Ito yung original. Meron siyang number dyan sa may taas ng lock. So, yung number na yan, dapat mag-match yan doon sa may tag. Actually, yung tag, natapon ko na. So, itong yung fake naman, wala siyang tag. Tingnan nyo. Ay, wala siyang ano, wala siyang number doon sa may lock. Yan, wala siyang number. Wala. Wala. Ayan, fake yan. Fake. Ito. Fake. Walang number sa may lock. Then, next nyo pong tingnan, itong sa ilalim, sa original, meron siyang mga araw-araw. Tingnan nyo po. May mga araw-araw siya. May araw. Ayan, may araw po siya. Tingnan nyo po mabuti. Ayan, may araw. Oh. Ayan, ito. Araw yan siya. Then, pati din po sa kabila, may araw din. Ayan, may araw din siya. Ayan, ayan. Ay, ang hirap. Ayan, may araw, diba? Yan yung palatandaan na original yung Michael Kors nyo nabili. Samantalang sa fake naman, tingnan nyo pong mabuti, wala siyang araw. Ayan, wala siyang araw. Ayan, wala kang makita kahit ni isang araw man lang sa fake na relo na Michael Kors. Ayan, wala. Wala. Yan po yung i-check nyo, tingnan nyo din yan para ma-determine nyo na original ba or fake ba yung nabili nyo na relo na Michael Kors. Yung arrow sa may likod. Dapat yung original, may arrow siya. Tulad nito, original na Michael Kors, may arrow. Yan. Sa kabila naman, meron ding arrow. Yan. Yan yung original. Ito naman yung fake, walang arrow. Yan, wala kang makita kahit isang araw. Wala, yan. Next mga beshi, pag original yung Michael Kors na W na watch, dapat meron siyang box na ganito. Dalawa to kasi, couple kasi yung binili ko noong 2018 eh. Dalawa kami ng asawa ko. Nabili ko siya ng almost 6,000 doon sa supplier ko ng gold. Doon ko sa kanya binili yung relo na to. So, ngayon, ito. So, may nakasulat siya, of course, na Michael Kors sa may gitna ng box. And then, pag i-open mo siya, ayan, ganito ang itsura niya sa loob. Ayan, matigas po siya, matigas. Then, ito naman po, may Michael Kors na nakasulat sa gitna din mismo ng box. And then, meron siyang ito, lagayan ng relo. So, yung malambot po yung dito niya. And then, sa mga gilid niya is matigas. Matigas po yan. Ito, dito malambot. And of course, meron siyang manual na kasama. Meron siyang manual. So, lahat ng original na relo na Michael Kors, merong manual na ganito. Meron din tag, meron ding manual. Wala ng tag to kasi 2018 ko pa to nabili na tapon ko na yung tag. So, ito yung manual. Sa isa din, meron din po yan. Ngayon, sa may likod, check nyo din po. Kung original siya, meron po siyang number na nakasulat dito. Ganyan, meron siya dito sa may gilid. And then, ito din po, meron siyang nakasulat na ganito. Yan. Isa po yan sa titingnan nyo para malaman nyo na authentic or original yung nabili nyo na relo na Michael Kors. So, itong fake na to na nabili ko, wala nga itong box eh. Fake na fake talaga to. Nabili ko lang siya ng 500. Tingnan nyo naman yung itsura niya. Samtalang ito po, ito yung tunay na or yung original na Michael Kors. Ang ito yung itsura niya. Yan. Ulitin ko, yan yung itsura niya. Then sa may press button, meron siyang MK na nakasulat. Magkadikit lang yung letter M at saka letter K. Ayan yung itsura niya. Then sa likod, ganyan yung itsura niya. Yan, dapat ganyan. Tapos yung pagka-engrave ng bilog is malalim.
Yung sa mga fake kasi, hindi siya malalim. Sa original, malalim yan, napagka-engrave. Ayan, ang itsura niya. And then sa mga gilid-gilid, meron siyang arrow-arrow. Yan, may arrow. Ayan, may arrow. And then dito din, may arrow din siya. Yan. Yan. Tapos yung sa lock niya, meron siyang nakasulat na Michael Kors dito. Ayan, ito, ito, ito. Then meron siyang number dito sa may taas. Yan. Yung number na to, dapat tingnan nyo doon sa may tag niya. Dapat magkatugma yan. Okay? Hanggang dito lang po ang aking vlog, mga beshi. At sana po nakakatulong po tong vlog na to para ma-determine nyo kung original ba yung nabili nyong Michael Kors na relo. Kasi ngayon po, uso talaga yung mga scam eh. Marami nga mga live selling. Ito nga fake ko na relo, nabili ko to sa live selling eh. So kung hindi mo talaga alam ang magkilatis sa original at sa original at sa fake, mabiktima ka talaga. Ganda. Thank you. Yeah, hello beshi. Magpakita ka. Hello beshi. Ang cute naman. Thank you. Thank you po. Pakita ka muna. Hello mga beshi. Hello, hello guys. Say mo hello guys. Hello guys. Bye. So, pag first time mo pong nanood sa vlog na to, please subscribe. May channel. And like pala. Sorry. First time ko to. Sorry. And like. And like. Like. Subscribe and then like. Like. Okay, like my video. Like for more videos. Ah, okay. Kayo na kaya mag-vlog. Bye-bye. Bye-bye.